So why don't you introduce the man beside you, Doc? previously I've been bringing talents here, di ba? May babae, may mga lalaki, because in the Beautiful Heart Foundation, we are also into offering training and education, especially in honing the God-given talents in singing, acting, dancing. No, parang right. Meron tayong Beautiful Heart Foundation Talent Center, yes, sa Eastwood City. Itong dala ko ngayon, I found him in Facebook, no, dahil I'm looking for mga talagang hindi kilala pa, especially galing sa mga probinsya. Yes, and this medyo distant relative ko pa yata ito, because he hails from the province of Agusan, no? Anyway, I will let him introduce himself. Yes, ang pangalan niya Jonas Mark Pilais. Introduce mo 'yung pangalan. Jonas, paki-on lang ng mic mo sa ilalim. Yan, paki-pindot. All right. Okay. Hi, good morning, Jonas. Good morning po, sir. I'm Jonas Mark Pilais and I'm 21 years old and I'm from the province of Agusan del Norte, the town of Nasipit po. And I'm currently living here in Manila sa Las Piñas po. All right. Okay. So ang Agusan, Doc, no, kasi kayo also from Mindanao, Doc, no? Actually itong mga lugar na ito nadadaanan ko ito because in 2005 when I started the Beautiful Heart Foundation, I've been traveling by land. Okay. No, galing sa Quezon City. So as you enter Davao City, you will go through the province of Surigao. Yes. And then Agusan. So alam mo, Ricky, ang Mindanao, napaka maraming talented na tao dyan. Kaya nga nung mga nakaraan, Doc, na nakapag-cover ako doon, the likes of yung Lindol sa Surigao, yung Gerard dyan sa Marawi, talagang makikita mo na may mga kababayan tayo na nagpapakitang gilas ng kanilang mga talento. Although, kasi bahagi ito ng pagiging resilient din natin, Doc, na right. Sa gitna ng kanilang crisis na kinakaharap, meron tayong mga kababayan na pinagkakakitaan yung kanilang mga talento. Correct. Kami sa San Francisco, napapansin mo kung nakikita mo sa Facebook account ng The Beautiful Heart Show, no? Okay. Hina-highlight namin not only yung mga modern songs and dances, babalik kami doon sa indigenous ethnic, no? Especially last year, meron kami tinatawag kasi doon na Filipino-American History Month. Nag-perform ang isang grupo, nakasama yung anak ko diyan, the American Center of the Performing of the Philippine Arts, no, the American Center of the Performing Arts. Okay. Magugulat ka, Ricky, nakakasayaw sila, nakakakanta sila ng mga ethnic folk dances and songs. So I think nakikilala ang Pilipinas lately, no, especially with the President Rodrigo Duterte coming from Mindanao. Yung kultura sa Mindanao nakikita na sa buong mundo ngayon. Yes, okay. So again, yung guest natin, Doc, paano mo nga po ulit siya nakilala sa pamagitan ng sa Facebook lamang? Facebook. Tapos ang maganda sa batang ito, and this is also what I'm telling other talents of the Beautiful Heart Foundation, na huwag silang tumigil mag-aral. Actually, graduate ito, educational background mo yung ikwento mo. I'm a graduate of BS Marine Transportation po. Okay. And nakasamba na po ako na isang taon, and then ngayon nagre-review po ako for my board exam po on October po. Alright, okay. So maganda pala ang kahihinat na nito. Alam mo, maganda rin sa mga talent na ganyan, Doc, sa mga cruise ship, sa mga di ba may mga entertainment doon? Oo. So malayo yung mararating ng talent. Anyway, paano mo natutunan yung talento mo? Ano ba yan? Ano ba talagang bata ka pa lang kumakanta ka na? Kasi po sa high school po, nung sa school po namin sa St. Michael College of Caraga, doon po kami dinidevelop yung mga talents kailangan i-share sa ibang tao, ganun po. Alright. Kaya nadidevelop po. Have you joined, tulad ng mga tawag nito, choir? Opo, may choir po, tapos may singing contest. Opo, yun. Okay. Alright. So, maliban dyan,
sumasali ka na ba sa mga professional or amateur or professional singing competition? Ay, hindi pa ako. Hindi pa. So, pero kalimutan niya is mentioned, kumakanta ito ng, kasi siguro sa school nila, yung mga Broadway plays. Ah, okay. So, nahasa rin ka rin siguro sa ganun, ano? Alright. Maya-maya siguro sa pagbalik natin, ano, pakikinggan natin yung sample na i-render sa atin ng guest natin na singer dito from Agusan, no? Opo. Oo. Kailan ka huling umuwi sa inyo? Anong ano po, April, May. Bali one month lang po. Uh-huh. Pakinggan po muna natin mga kababayan si Nash. Pera at kabuhayan. Dark without a glimpse of you, and now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Alright, maraming salamat. Ayan ha, sulit na sulit yung umaga natin. So, ano Doc, ano masasabi mo?
Nakaka-inspire talaga itong mga kabataang ito na imbis na katulad doon naririnig natin na nagda-drugs, nagbabarkada. They're honing, they're developing their God-given talents, mm-hmm, no, in singing, acting, even dancing. No? Oho, kaya naman dumami yung views natin sa Facebook Live ngayon. Oo, Doc. Dahil kay Nash.